Magandang umaga, mga kabukid. Ang ginagawa ko ay nagkolekta ako ng ng mga pupo ng alagang bibi at manok. Ngayon, siyempre buo-buo sila. Kailangan durugin para madaling ilagay dun sa ating mga tanim. Ito mga kabukid, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Tsaka may kasama kasi siyang mga dahon-dahon, mga balahibo. Ayan mga kabukid, ito yung pandikdik. Ayan. Mayroon mga buo-buo, so kailangan durugin na pino, yung katulad nito. Ayan. Para madaling ilagay. Alam nyo kasi mga kabukid, kailangan na ng sustansya. Lalong-lalo na yung ating mga Carolina Reaper. Bibisitahin natin sila ngayon. Ang dami ng mga bulaklak at maliliit na bunga. Meron ng malalaki pero wala pang papunta sa hinog. Ano pa lang, palaki pa lang sila. O di ba? Kailangan ng sustansya, kaya kailangan agapan. So ito na mga kabukid na gamit nito. Nasala na natin. So ito na yung ating yan. Maalikabok. Yan ay ating magiging organic na pataba sa ating mga tanim na sili, may mga talong, kamatis. Yan na rin nilalagay natin para isang pataba lang sila. Maganda yung organic. Tignan nyo naman to. Oh. Hanggang ngayon, di kumukupas oh. Isa kumukupas sa pagbubunga. Pagbubunga at pagbubulaklak. Yan, diyan ko tinapon yung pinagsalaan ko, yung mga malalaking butil, diyan ko na tinapon. Pati mga balahibo nandiyan. Ayun oh. Oh. So mga kabukid, napakaganda talaga ng organic eh no. Maganda yung dahon no. Oh. Hindi ako namumroblema diyan, maliban na lang nung nagkaroon siya ng aphids at saka whitefly. Inispray ko lang ng ginawa nating kabukid. Shampoo ng manok spray solution. Ayan na naman ulit siya. Agapan mo lang, alagaan lang mabuti. So bibisitahin na natin yung ating mga reaper para malagyan na natin ng organikong pupo. Mga kabukid, ito na yung nadurog kong pupo. Na matagal na to. Inimbak ko tapos nung tuyot na. Inurog na natin. Hindi naman necessarily kailangan yung pinong-pino. Basta hindi lang buo-buong malalaki. Para madali lang siyang ikalat. O, ganito gagawin lang. Napakadali lang. O, diba? Ayan. Lalagyan natin lahat para hindi magtampo yung iba. Kailangan na natin gawin to sa mga Carolina Reaper natin sa kadahilan ng sila ay nagbubunga na. So kailangan nila ng napakasustansyang lupa para tuloy-tuloy lang kanilang pagbubunga. Hindi nagkakaroon ng problema. Inalagyan na natin lahat ng ating organic pupo. Organic pupo. Pwede na natin silang diligan para dumikit yung yung pupo. Yan, didikit yan, didikit sa lupa. Eh mga kabukid, dami na natin mga bunga oh.
Ano yun? Ang karakal na bunga. As in talaga namutik-tik siya ng bunga. Astig. Ayan o. Yung isa yung namumuna, mayroong isa siya doon. Nakita mo na? Ito? Awa. Ayan o. Ayan o yung malaking-malaking yan. Pero pa dito, ayan o. Wow, wow, wow. Ito ang pinaka-perfect sa lahat eh. Ito. Dali, tanggalin natin. At makakaharong sila. Oh, tinapon mo dun sana. Ay ta. Ma. Oh my goodness, ang dami kong ganito. Nalagay mo doon ah. Malaki na pala yan. Ito ang pinakamaganda oh. Sa lahat. Maganda ka ba o pogi ka? Nana? May tusok yan. Halika na, dito ka na. Yan ang pinakam-cute sa lahat ng mga bunga ito. Talagang meron siyang buntot. May mga buntot naman sila ay. No, may mga kabukid oh. May mga buntot. Meron din itong dati, malaki-laki siya na hindi siya natuloy no. O eto yun. Ito yun. Ito pa oh. Ito. Yan o tight. Dalawa yan sila dyan. Ito talagang ano. Ganda ng kanyang pagkakakulubot ba? Eh. Ah, wala siyang buntot ito. Ganda ng pagkakakulubot niya yun eh. Oo. Ito lang ang buntot. Tsaka yung dun may buntot ba? Dali, double check pa. Mapambuntot siya. Aray. Ala. Merong wala, yan, merong yan, meron. Yan, ito, metong. Ito rin meron. Kakute na. Ah, wala. Adwa mo. Yung iba may buntot, yung iba wala. Wah. Tingnan nyo, hindi ko alam kung ano to, kung dahon ba to o seeds. Dumito sa jacket ko. Jacket ito ng, wait lang, Barangay Donna Farm. Ayan o, Barangay Donna Farm, May. So ayun, tinulungan natin si Kabuki dito sa kanyang pagdidilig. Kapag-start na ako doon sa mga sili na tanim ko, tsaka yung mga talong ko din, tsaka didiligan natin itong mga Aji Amarillo at tsaka yung mga yellow habanero na nandun. Nandun si Kabukid. Yun no? Yun! Naglalagay siya ng mga ng poops para fertilizer sa mga halaman. Mag-ano na tayo, magdidilig na ako niyan. Init! Whew. Ayos lang naman, depende siguro yan sa ano lang pagiging halaman. Oh, ayan na yung kanyang mga yellow habanero. Yan na. Matataas lang sila siguro. Kanyan lang talaga sila, lumaki. Hindi sila katulad ng ano? Carolina. Pero tingnan mo naman to oh. Oh. Oh, hindi, ano lang siguro. Depende sa lupa na kinalugaran niyo. Maano ang drainage dito kasi may malalim eh. Wah, mabilis. Mabilis ang drainage na ano. Yan yung mga, kumusta naman yung mga yellow hub? Meron namang mga bulaklak. Ayun o, tutukan mo yung isa. Ay, wah. Parang medyo nabulak. Ne. Ayan o, ay. Sorry for my camera handling. Ayan. Yellow habanero to. Sana magpursige ka. Please. Itong Aji Amarillo natin to, healthy. Oh. Yung mga nagkaroon siya ng mga buds. Flower. Yan, malapit na silang bumukadkad. Ito yung Aji Amarillo natin na nag-iisa, di ba? Tapos yung kinain siya ng insekto. Nalalabang. Oh, yan. Ito yun. Mabunga na siya. Ay, mabunga, sorry. Mabukadkad na siya. So, ito yung cherry bomb. Matangkad na siya. Ay, meron na siya mga buds. Meron na. Ba, halika. Ayan o. Nakadikit lang sa dahon. Eh, tinatanong ng ating mga kabukid, bakit di tayo nagpupro na tangkad-tangkad nito? Eh, kasi nga dahil sa
hindi tayo familiar pa. Saka na lang pag-experimentuhan natin kung maganda pa silang pinuprun ng mataas, mababa. Kasi isa lang yan, pag pinrun mo yan, pangit na resulta nun. Wala na. Nag-iisa lang siya. Meron dun isa, pero magkaiba sila ng dahon, kaya... Ano yung sad story na ikukwento mo? Ano sad story? Yung kaisa-isang hindi mo alam na parang jalapeno na wala. Ah, yung... Sus, binunot ng mga bata naglalaro dito. Meron kasi mga naglalarong bata dito. Ngayon meron ng isang tanim na nandun sa mga hilera ng kayen. Mukha siyang jalapeno, mataba yung bunga. Mm-hmm. Yung pinicture natin ng mga nakaraang video. Ngayon wala na yun. Binunot. Pinagtripa ng mga bata dito eh. Lata yung magagawa. Tapos kaisa-isa lang yun. Kaya na lang natin yun. Talagang ganyan. Mm-hmm. Mga bata yun. Kumbaga sa gyera, casualty. Oo. Ha, tapos. Nagdilig ka ba o naligo? Mainit eh. Ayan mga kabukid oh, makita nyo. Mapapansin nyo mga kabukid, kung mapapansin nyo, meron na silang mga pupu. Yan oh. Kikita mo naman, dark tapos meron parang... Red gray. Oo, oh, parang ganun. Ayan yung mga kamatis natin. Malulusog yung mga kamatis. Pang araw talaga yan eh. Pulsan talaga silang klaseng ano. Pero yung talong, alam ko pulsan. But, hindi ko alam ba't di ma... Hindi kasi yung... Slope, very slope. Bagay, slope din naman dito eh. Siguro kasi naanahan sila na... Ito naman yung mga talong, mga kabukid. Matagal sila bago makarecover. Meron pang talagang nalalanta. Nalalanta. Nakakatuwa sila. Abaltarin natin yung camera para makita nyo mabuti. Ito yung mga talong, mga kabukid. Oh. Ito yung camera. Eh, medyo okay naman siya. Pero bunga, nabubungal yung dahil may kumakain mga caterpillar. Ito naman... Diba, ayaw niya natang mabuhay eh. Yan. Tapos yan, meron naman ganito. Meron naman ganito. Yan. Meron ganito. Kaya, ayan mga kabukid, yung ating mga... May mga malulusog. Meron namang ayaw lumusog. Meron may bunga, meron mga nalalagasan ng dahon. So parang experimenting lahat halos dito sa... Dito sa taniman natin kasi di tayo sanay dito, first time nating magtanim dito sa may bundok. Iba yung klase ng lupa, di katulad dun sa bukid natin sa baba. Medyo baga sanay ako sa lupa dun. Sa mga insekto na nandun. Oh, sanay kami sa mga nandun. Dito iba yung insekto, iba yung klase ng lupa, iba yung init, iba yung drainage ng lupa. Kulang yung kumbaga kulang yung armas natin pa. So learning lang talaga. So samahan nyo kami mga kabukid sa aming pag-aaral dito sa lupa na to. Baka pare-pareho tayo may matutunan at merong mga magiging mga tagumpay. At meron din siguradong mga baga sa ano, pagsubok dito eh. So mga kabukid, sana nagusto yung episode na to at hanggang sa susunod na episode, sana patuloy nyo kami suportahan. Maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Alam. Naririnig niyo ba yun? Meron kasing hindi dito sa kabila eh. Grass cutting. Dahil maraming damo talaga.